Pagpapalaki ng produksyon ng asin. Yan po ang isa sa mga pinapatutukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinaimbestigahan na rin niya ang pagkalat ng peking dokumentong nag-a-appoint sa bago umunong commissioner ng Bureau of Immigration. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Department of Science and Technology o DOST at ang Department of Environment and Natural Resources ang nagpresenta ng kanilang mga plano at programa sa cabinet meeting kaninang umaga. Kabila sa may nilatag na programa ng DOST, may kinalaman sa pinakamalalaking hamong hinaharap ng bansa ngayon tulad ng sa pagkain, kalusugan at enerhiya. Kabilang naman ang water security sa tinalakay ng DNR. Kabila sa mga pinatututukan ng palasyo ang pagpapalaki ng produksyon ng asin, lalo pat lumalabas sa 93% ng supply sa bansa, inaangkat. 100 milyon pesos sa pondo ang inilaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para rito. Kailangan magbigay ng sapat atensyon para po sa industriyang ito. Nang sa gayon ay magkaroon po tayo ng self-sufficiency at hindi po tayo aasa sa pag-angkat. Samantala, pinaimbestigahan ng Pangulo sa NBI at Pulisya ang kumalat na dokumento ng appointment umano ng bagong Commissioner ng Bureau of Immigration. Pero nang beripikahin sa Office of the Executive Secretary, Presidential Management Staff at Office of the President, lumalabas sa peke umano ito at pineke maging ang great seal ng gobyerno at ang lagda ng Pangulo. Yung ganitong klaseng crime can cause instability. And ito po yung pangunahin sa isip ng ating Pangulo na magkakagulo kung ano, kung ganito yung papabayaan natin mangyari. Bukod pa noon, tandaan po natin, signature ng ating Pangulo ang pinaghihinalaan nating na-forge. So medyo mabigat po yung implications niyan. Sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa Sugar Order No. 4, patuloy naman daw ang pagrepaso sa aktual na dami ng aangkating asukal na base raw sa ating pangangailangan. Nakatakda naman magtungo sa Indonesia ang Pangulo sa susunod na linggo ang kanyang kauna-unahang state visit na kanya na raw pinaghahandaan sa ngayon. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.